bilang ekonomista, ano po ang personal niyong pananaw dito sa Maharlika Investment Fund? Tulad ngayon, itong MIF na pirmahan na ni Senator Mig Zubiri bilang Senate President. At I think it's on its way to, or nasa ano na, nasa Kongreso na, pipirmahan na lang ni House Speaker Romualdez, and then it will go to the Malacañang for signature ng Pangulo, pag-aaralan lang niya. Pero merong pang ilang mga issue na sumusulpot ngayon. Kaninang umaga, may mga issue tungkol sa mga provision. Pero napirmahan na, it's up to the President to sign it para maging isang ganap na batas. Bilang isang ekonomista, will Maharlika Fund live up to its promise? Una, balikan natin yung ating survey sa pahayag. So, kung approbable to ba ang mga Pilipino sa pag-uunang isang Maharlika Investment Fund, at 39% lang ng mga Pilipino ang pumapabor sa pagkakaroon ng Maharlika Investment Fund. At ito ay isa sa mga least approved, hindi isa sa mga pinakakonti na mga inaaprubahan ng Pilipino. Kumbaga, una, may mga hindi aprobado sa pagkakaroon ng Maharlika Investment Fund. At yung iba naman ay hindi alam kung paano makakatulong ang investment fund para sa karaniwang Pilipino, sapagkat ang nakakaalam naman nito ay mga financial managers at mga ekonomista lamang. So, kumbaga, kung itutuloy pa rin ng ating presidente at ng administration ito ang pagkakaroon ng Maharlika Investment Fund, ay dapat magpagtuunan ng pansin kung paano ito makakatulong na mararamdaman ng mga Pilipino. Kumbaga, dapat may mga proyekto na para sa poverty reduction at job generation, kumbaga. At ito yung mga pinangako ng Maharlika Investment Fund noong ito ay pinapalukala. Pero sa personal opinion ko sa Maharlika Investment Fund, yung investment fund naman ay wala kasi tayong budget surplus o surplus na pondo. So, kailangan mayroon tayong surplus na pondo na pagkukunan. Ang pinagkukunan natin ay mula sa mga iba't ibang ahensya, lalo na sa Land Bank at DBP, na kumbaga ito ay iniram natin sa mga dito at i-invest doon. And then, kukuha pa tayo sa General Appropriations Fund. So, kumbaga yung pera na galing sa national budget ay sana makakatulong pa sa mga mahihirap na mga Pilipino. Sa isa pa, sa panong ito na konserbatibo ang mga bansa, lalo na may mga mayaman na bansa, konserbatibo sila sa pag-i-invest. So tayo, maging konserbatibo tayo o maging maingat kasi mataas ang risk pa rin dahil andyan pa rin yung geopolitical tensions kagaya sa Ukraine at Russia at sa pagitan ng US at China. Gusto ko na ba kung ang reaction nyo dito, Sir Eric? Sabi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., the success of the Maharlika Fund will depend on the people who will manage it. No? Yung magmamanage. No? Kinakailangan depende, sabi natin, siguro impeccable yung reputation, impeccable yung experience, may talagang malaking experience sa paghahawak ng ganitong kalalaking funds. Ano po reaction nyo dyan, Sir Eric? That's true. So, coming from the President, that yung success ng isang investment fund or any fund na gagawin natin ay nakabase kung sino mamumuno at magmamanage nun. So, pero ang sinasabi lang natin ay maging maingat pa rin tayo sa mga pag-iimbestan. Sapagkat hindi pa ito yung panahon na maganda mag-invest. Kasi una, may mga problems pa tayo globally. At yung ating US dollar ay nag-appreciate at humihina yung ating pisa. So, yun lang po.